mga nag-rally. Mandatory field health. Dapat suportahan natin na maging ikaw mag-interview. Yun, interview mo. Masama ang panahon na hindi po tayo patitigil para tuloy-tuloy po nating labanan ang mandatory field health. Pero higit pa rin, mga kababayan, mas may masama pa na balita sa panahon ngayon. Ang ating panawagan sa gobyernong Duterte ay agarang amindahan ang Universal Healthcare Law at suportahan ang House Bill 6698 ng mga bayan bloc para amindahan ang mandatory e-health. Ay may masama pa sa panahong balita na ang priority ng gobyerno ngayon ay ang pagsabatas ng terror bill na kung saan ito ay pagtatangkang patahimikin tayong mga OFWs na magbigay ng hinain sa gobyerno. And Universal Healthcare Law! Jump Mandatory Field Health! Support mga bayan Black House Bill 6698! Tayo sa mga kababayan natin. Amen! Universal Healthcare Law! Amen! Universal Healthcare Law! Support Makabayan Black House Bill 6698! Support Makabayan Black 6698! John Terror Law! John Terror Hirahanda pa po. Itong mga nagagawa natin ngayon ay maaaring mawala sa atin. Ang ating panawagan ay urgent amindahan. Ang mandatory field health, mas priority na gobyerno ng Duterte. Na makakalungin na po siya ng Kongreso. At majority nito ay pumabor sa terror bill. Presidente Duterte na voluntary na daw. Pero
ang nasa batas ay mandatory po, di po ba? Nangingibabaw pa rin ang batas, hindi ang salita lamang. Yun po sana dapat ang ating intindihin. At ayon kay Dr. Shirley Domingo, Vice President po ng PhilHealth for Corporate Affairs, magre-resume na sila ng paniningil ngayong June. Maaari ito ay bukas o kaya sa mga susunod na araw. Nakakalito, alin po ba ang may visa? Yung salita ba ni Presidente Duterte o kaya yung nasa batas? Hanggat walang written directive, di pa rin po tayo maniniguro. Dahil mismo PhilHealth ang nagsabi, they cannot change the law. Alam po natin yan. Obligado pa rin ang PhilHealth na ipatupan ang nasa batas hanggat hindi ito naamyandahan. Ang PhilHealth ko ay balon na ng korupsyon hanggang ngayon. Hindi sa sapat na suspension lamang dahil ito ay ganap ng batas. Hindi nila tayo malinig lang. Malinaw po na patuloy ang kanilang pangungutong sa mga OFWs. Patuloy po tayo, patuloy po ang ating kusama-samang pagkilos hanggat maamyandahan ang batas. Suportahan ang House Bill 6698 ng mga bayan block para sa pagpamyanda dito. Kasama-samang pagkilos ng mga vibrante sa iba't ibang panig ng mundo, kitang-kita, imbes ng pagpamyanda sa Universal Healthcare Law, ay may bago na naman silang sinulong na anti-terror bill. Para daw magkaroon ng seguridad laban sa terorismo. Ito nga ba ang totoong dahilan nito? Sa paglabas ng terror law, maraming lumabas na mga personalidad na kumontra na. May mga artista, may mga manunulat, pati ng mga media, mga abogado, at syempre, tayong mga OFWs. Sa bill na ito, ay hindi ka na pwedeng magpahayag kung magkritiko sa mga nangyayari sa inyong paligid. Dahil kung ito ay sasabihin na pwedeng nagkutsok ito ng terorismo, ay pwede nang kasuhan. Kaya ibig sabihin, ang mga placards natin yan, kung may nagsumbong, ang mga yan ay terorista, syempre tayo ay kakasuhan. Ang anumang reklamo o protesta ay maaaring bansagang terorismo. Minamadali ito ngayon mga kasama sa Kongreso dahil anumang forma ng pagtutol at protesta ay pwedeng bansagan na ng terorismo. Alam naman natin, pag nagpasa ang batas ay dapat para sa mga mamamayan, di po ba? Pero ano po ang laman ng terror bill?